Magandang araw mga bata! Ako si Teacher Levy, ang inyong magiging gabay sa aralin ninyo sa EPP 4 Module 7. Magaling ba kayong magplano mga bata? Sa ating aralin ngayon ay pag-aaralan natin ang paggawa ng isang plano o disenyo ng proyekto. Excited na ba kayo? Dali! Kunin na ninyo ang inyong ballpen, papel at module at maupo na ng maayos. Pagkatapos ng aralin ay inaasahang nakakagawa ng sariling disenyo sa pagbuo o pagbabago ng produktong gawa sa kahoy, ceramics, karton o lata, o mga materyales na nakukuha sa pamayanan. Bago tayo magsimula sa ating aralin, sagutin niyo muna ang subukin. Para sa unang gawain, basahin at intindihin ang mga pangungusap. Piliin ang tamang salita na bubuo sa diwa ng pangungusap. Isulat ang titik ng iyong sagot sa sagutang papel. Una, ang pinakamahalaga sa isang proyekto ay ang A. Lakas, B. Materyales, C. Pera, D. Plano. Kalawa, maiiwasan ang patlang kung may plano ang isang proyekto. A. Pagkakaabala, B. Pagkakamali o pag-uulit, C. Pagkalugi, D. Pagod. Ikatlo, ang patlang ay disenyo ng isang plano. A. Dibuho, B. Kulay, C. Laki, D. Materyales. Ika-apat, ito'y listahan ng mga materyales na gagamitin sa proyekto. A. Talaan ng mga lata, B. Talaan ng mga aklat, C. Talaan ng mga gawain, D. Talaan ng mga materyales. Sa pamamagitan ng pagsunod sa plano, ang proyekto ay patlang na matatapos. A. Mabagal, B. Madali, C. Mahirap, D. Matiwasay. Para naman sa ikalawang gawain, anong bahagi ng plano ng proyekto ang tinutukoy? Hanapin sa loob ng kahon ang wastong sagot. Isulat ang letra ng iyong sagot sa sagutang papel. Ito ang mga pagpipilian: A. Layunin, B. Dibuho, C. Talaan ng materyales, D. Mga kasangkapan, E. Paraan ng paggawa, F. Pagpapahalaga. Una, ipinapakita dito ang kabuuang anyo ng gagawing proyekto. Ikalawa, itinatala dito ang dami at halaga ng bawat materyales na kakailanganin sa ginagawang proyekto. Ikatlo, nakasaad dito ang sunod-sunod na hakbang upang mabuo ang gagawing proyekto. Ika-apat, inilalahad dito ang sariling dahilan kung bakit gagawin ang napiling proyekto. At panghuli, matatagpuan dito ang mga batayan sa pagmamarka ng natapos na proyekto. Lagyan ng check kung ang sagot nyo ay tama at ilagay naman ang X kung ito ay mali. Ito ang mga sagot. Sa unang gawain, number 1, D. Number 2, D.
number 3 A, number 4 B, number 5 D. Sa ikalawang gawain naman, number 1 B, number 2 C, number 3 E, number 4 A, number 5 F. Nakuha niyo ba lahat ang tamang sagot? Kung hindi, okay lang yan. Handa na ba kayo sa panibagong aralin? Bago tayo magsimula, ay sagutin niyo muna ang gawain na ito. Basahin at unawaing mabuti ang bawat pangungusap at alamin kung ano ang tinutukoy. Una, ang halamang ito ay nahahawig sa puno ng saging maliban sa mga dahon. Ikalawa, isang uri ng pako o fern. Ikatlo, malalapad at mahahaba ang mga dahon nito at nahahawig sa dahon ng pinya. Ikaapat, ito'y kilala na pinakamalaking palmera na tumutubo sa Pilipinas. Panglima, ito'y nagmula sa mga puno ng mulabe, nara, kamagong at iba pa. Magagamit ito sa paggawa ng proyektong tulad ng upuan, mesa at aparador. Bilangin nga ninyo kung ilan ang nakuha ninyong puntos. Lagyan ng check kung ang sagot nyo ay tama at ilagay ang X kung ito naman ay mali. Ito ang mga sagot. Unang bilang, abaka. Ikalawang bilang, nito. Ikatlong bilang, pandan. Ikaapat na bilang, buri. At panglima, table o kahoy. Magaling mga bata! Dadako naman tayo sa tuklasin. Hanapin sa kahon ang 10 salita na may kaugnayan sa paggawa ng plano o disenyo ng proyekto. Nakasulat ito ng pahalang, pababa o pataas. Isulat ang mga salitang ito sa iyong sagutang papel. Bibigyan ko kayo ng 1 minuto upang tapusin ang gawain. Nahanap niyo ba ang mga salita? Bilangin natin kung ilan ang nakuha niyong puntos. Lagyan niyo ng check kung ang iyong mga isinulat na salita ay makikita sa mga sagot na nasa screen at kung wala ay lagyan ng X. Ito ang mga 10 salita. Layunin, halaga, dibuho, proyekto, larawan, kasangkapan, pamamaraan, materyales, talaan, plano. Ano kaya ang kaugnayan ng mga salitang ito sa ating aralin ngayon? Ating alamin sa suriin. Paggawa ng plano ng proyekto. Sa pagbabalak ng alinmang gawain, kailangang maging mahusay at matalino, isiping mabuti ang mga hakbang na gagawin upang maiwasan ang pagkakamali, pag-aaksaya ng oras at materyales, at mga sakuna. Ang plano ng isang proyekto ay ginagawa bago ito simulan. Ginagamit itong gabay sa paggawa. Sa pamamagitan ng pagpaplano, ay maiiwasan ang pagkakamali at pag-uulit-ulit ng paggawa. Ating suriin ang mga bahagi sa pagbuo ng plano ng proyekto.
isulat ang pangalan ng mag-aaral, pangalan ng proyekto, baitang at pangkat, petsang sinimulan, petsang natapos. Una, isulat ang layunin, dibuho o larawan ng proyekto, talaan ng materyales, mga kasangkapan, pamamaraan, at panghuli, pagpapahalaga. Tignan natin ang halimbawa. Una, layunin, nakakagawa ng proyekto mula sa patapong bagay. Ikalawa, dibuho o larawan ng proyekto. Ikatlo, talaan ng materyales. Mga materyales na gagamitin at ang halaga nito. Lata, maliliit na lata, 20 pesos. Papel na mula sa mga magazines o colored paper, 15 pesos. Pandikit, 20 pesos. Palamuti, at ang kabuuang halaga nito ay 55 pesos. Ikaapat, mga kasangkapan ay gunting. Kalima, pamamaraan. Una, linising mabuti ang lata na gagamitin. Ikalawa, patuyuin mabuti. Ikatlo, gupitin ang colored paper na naayon sa laki ng lata. Ikaapat, idikit ito sa lata gamit ang pandikit. At ikalima, lagyan ito ng palamuti. Para sa ika-anim, pagpapahalaga. Ika-anim, pagpapahalaga. Mga batayan, katampatan, guro, bata. Una, bilis ng paggawa. Oras na sinimulan, oras na natapos, 20%. Kalawa, gamit ng proyekto, 20%. Ikatlo, wastong paggamit ng mga kagamitan at kasangkapan, 20%. Pagkamalikhain, 20%. At kabuuang anyo, 20%. Ang kabuuan ng mga ito ay 100%. Para mas maintindihan ninyo ang ating aralin, sagutin niyo muna ang pagyamanin. Mag-isip ng isang proyekto na kaya mong gawin gamit ang mga recyclable na mga materyales. Gumawa ng isang plano. Kopyahin ang mga bahagi ng isang plano sa sagutang papel at dito isasagawa ang gawain. Iwawasto ko ang inyong sagot kapag naipasa nyo na ang inyong papel at module. Magaling! Ngayon ay susubukin ko ang inyong galing sa pagsagot sa ating aralin. Sigurado akong mahusay nyo itong masasagot. Basahin mabuti ang mga tanong at isulat ang sagot sa sagutang papel. Unang tanong, ano ang plano ng isang proyekto? Ikalawa, ano-ano ang mga bahagi ng plano ng isang proyekto? Ikatlo, paano nakatutulong ang plano sa maayos at mabilis na paggawa ng proyekto? Bibigyan ko kayo ng 3 minuto para sagutin ang mga tanong. Iwawasto ko ang inyong mga sagot kapag naibalik nyo na ang inyong papel at module. Para sa susunod nating gawain, kung kayo ay gagawa ng isang plano o disenyo ng proyekto
gamit ang mga recyclable na bagay na makikita sa inyong tahanan, ano kaya ang gagawin nyo at bakit ito ang napili nyo? Isulat ang inyong mga sagot sa inyong papel. Iwawasto ko ang inyong sagot kapag naipasa nyo na ang inyong module. Yehey! Nasa huling bahagi na tayo. Galingan nyo, basahing mabuti ang mga pangungusap at piliin ang letra ng tamang sagot. Isulat ang sagot sa sagutang papel. Una, ang patlang ay disenyo ng isang plano. A. Dibuho. B. Kulay. C. Laki. D. Materyales. Ikalawa, nakasaad ang sunod-sunod na hakbang upang magawa ang gagawing proyekto. A. Layunin. B. Pagpapahalaga. C. Paraan ng paggawa. D. Talaan ng materyales. Katlo, sa pamamagitan ng pagsunod sa plano, ang proyekto ay patlang na matatapos. A. Mabagal. B. Madali. C. Mahirap. D. Matiwasay. Ikaapat, ang pinakamahalaga sa isang proyekto ay ang patlang. A. Lakas. B. Materyales. C. Pera. D. Plano. Kalima, dito inilalahad ang sariling dahilan kung bakit gagawin ang napiling proyekto. A. Dibuho. B. Layunin. C. Materyales. D. Plano. Anim, ito ay tumutukoy sa mga batayan sa pagmamarka ng natapos na proyekto. A. Kasangkapan. B. Layunin. C. Materyales. D. Pagpapahalaga. Ikapito, dito itinatala ang uri, dami at halaga ng bawat materyales na kakailanganin sa ginagawang proyekto. A. Pagpapahalaga. B. Mga kasangkapan. C. Paraan ng paggawa. D. Talaan ng materyales. Ikawalo, maiiwasan ang patlang kung may plano ang isang proyekto. A. Pagkakaabala. B. Pagkakamali. C. Pagkalugi. D. Pagod. Siyam, ang patlang na mga bahakbang na dapat sundin sa paggawa ay bahagi rin ng plano. A. Di sunod-sunod. B. Magulo. C. Putol-putol. D. Sunod-sunod. Pang-sampo, ang paggawa ng plano ng isang proyekto ay ginagawa bago ito sinimulan. Ang paggawa ng plano ng isang proyekto ay ginagawa bago ito simulan. A. Ewan. B. Mali. C. Siguro. D. Tama. Bilangin nga natin kung ilan ang nakuha niyong puntos. Lagyan ng check kung ang sagot niyo ay tama at ilagay naman ang X kung ito ay mali. Ang sagot sa unang bilang ay A,
ikalawang bilang ay B, ikatlo, B, ikaapat, B, ikalima, B, ikaanim, D, ikapito, D, walo, C, siyam, D, at pangsampo, D. Yehey! Binabati ko kayo dahil natapos nyo ang inyong module. Hanggang sa muli!